So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Sir. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honor. Hindi normal yung yes. pagtawag po sa inyo ng diretso yes, ni Chief PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. So, may I present the first witness, Mr. Chair, that have come forward with his affidavit. Let me call Colonel Jovi Espinido. Okay, Paige, can you please assist Colonel Jovi Espinido? Good morning, Colonel Espinido. Good morning, sirs, Your Honors. Good morning. Do you have a lawyer with you? Yes, Your Honor, Mr. Chair. May we ask the lawyer to please enter your appearance before the Quadcom? Good morning, Mr. Chairman and members of the committee. I am Andres B. Fernandez Jr. and the rule of attorney is 28504, member IBP, Misamis Occidental. Thank you, attorney. So, magandang umaga ulit, Colonel Espinido. Meron ka bang opening statement? Meron ka bang prepared statement? Yes, Your Honor, Mr. Chair. May I ask everybody please to be silent for the moment so that magkarinigan tayo. Meron ka bang prepared na statement o meron kang gustong opening statement? May prepare and opening statement, Your Honor, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. But before, Your Honors, Mr. Chair, I would like to ask if my oath if valid when my first attend in a Commission on Human Rights last month. Yes, because you have already taken your oath in the committee hearing of the Committee on Human Rights. It follows that when we consolidated the four committees and formed this Quadcom, your oath still exists, so to speak. But just for purposes of clarity, we can administer the oath to you in our committee hearing today. COMSEC, you are directed to administer the oath of our resource person, Colonel Jovi Espinido. COMSEC. Sir, please stand and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and God may help you? Yes. Thank you. Okay, salamat. Thank you, COMSEC. Salamat, Colonel Espinido. Please proceed with whatever you want to say. Before my opening statement, Your Honor, Mr. Chair, I would like to thank to my God for allowing me as one of your resource speaker, a resource person here in this Quad Committee. And to our Senior Deputy Speaker, Honorable Don Gonzalez, sir, and Deputy Speaker, Honorable J.J. Suarez, sir, to all the chairman of Quad Committee, members, uniform personnel, senior officers, visitors, good morning, sirs and ma'am. I am Police Lieutenant Colonel Jovi Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service. And I assign presently at Police Regional Office 8 and Department, Personnel Department. And my previous assignment, Your Honor, Mr. Chair, when I was assigned in Samar and Leyte and Albuera and Uzamis. Just only a brief and concise opening statement, Your Honors. Mr. Chair, for the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP and victim also in extortion.
I said victim in robbery hold up and extortion because that group and Liti for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli ng magpolis ako. Victim and extortion because kami na ang nahold up yung mga polis magpunta sa amin para maghingi ng pang diesel, pang fuel para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin kung ako ang magpolis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this quad committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am police officer 1, patrolman. Hindi ako naka experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC and Regional Training School Region 7 na 96, batch 96. I have encountered your honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc. In the time 2000, I filed complaint to the military ombudsman and the DOG of Ormoc City for 14 uniform personnel. Isa doon yung regional director for administration, yung city director ko, yung hipi ko mismo sa station, yung deputy. They are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after nanona si Espinedo, Your Honor, Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga polis kasama ko. Nung ma-lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mr. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hippie ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then for one month, I disbanded the group of Cabonios. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant o barest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay, yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, narelieve ako ng region. But fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as regional director si Brigadier General Acer Dulina, na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, na-relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of a precision, because of
politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and police intelligence officer's course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente, 2016, na Chief PNP si Chief PNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na ako ng call, Your Honor, through Chief PNP Bato de la Rosa, na ako requested ng Leyte, particularly in Albuera, through the mayor of incumbent mayor, Mayor Johnny de la Serna, na sabi si Chief PNP Bato na nandito sa opisina ko sa Davao, nagpunta, kaya ikaw ang requested, kaya ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So ako, Your Honor, taga Leyte, so parang akong I am very impressed and happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But yun na, Your Honor, Mr. Chair, nung ma-assign ako, sabi ang instruction, si Kerwin Espinosa, i-disband. No? Kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa Albuera, sa Region 8. So nung ma-assign ako, for only 18 days, for 1 month, na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody 1 month nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Fortunately din, si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my 6 months na nahuli natin, nakakonfiscate tayo ng drugs for 14 kilos, more or less, yung baril na 60 to 70 pieces na long and short firearms, walang namatay sa operasyon ng illegal drugs. Because of Senate hearing, Your Honor, Mr. Chair, si Kerwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kerwin Espinosa, may reporting ako sa office at si PNP Bato the day before the Senate hearing. Doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. That is the first time, Your Honor, Mr. Chair, na paluha ako, nagtingin kay Sir Bato, na nasali na yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplice ang trabaho. Although hindi sa akin yung responsibility na namatay si Mayor. But sabi ni Chief PNP Bato at the time na hindi, nandito si Kernel Fero. Kernel Fero, sir, is head at the time of anti-illegal drugs group. Pidig na ngayon. So, kinonfirm ni Kernel Fero na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin, sir, hindi din ibigay sa akin si Kerwin ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin, when in fact ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair, but I believe in God that the truth will set me free. When nandoon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, kinukross na si Kerwin Espinosa, stated sa documents naman na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time, na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa, hindi lahat, sir, maliban kay Sir Espinido, na instead na hingian ko siya ng bank account, isend sa akin yung Bible verse. So, na-impress ako, Your Honor, but disappointed because alam ko na si Kerwin magtanggap talaga yun na totoo kasi nandyan hinawakan nila si Kerwin Espinosa at that time, Your Honor, Mr. Chair. So, nagkataon, may trust tayo sa Panginoon na hindi talaga totoo. So, nangyari na hindi totoo. Nung medyo may bikil na kami ni CPNP Bato, Your Honor, Mrs. Chair, gabi, mga 9 o'clock, right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni CPNP Bato na, okay, isog ka man sa Bisaya pa, doon ka sa Usamis. Tingnan natin. So, maraming nagsabi, Your Honor, Mrs. Chair, na kung ako magpasayin ng Usamis, mamatay, patayin, kasi na ako ilagay sa baba ng buhaya.
But I believe in God always, Your Honor, Mr. Chair, that every assignment that I have, that is a blessing and there is a purpose. Pinuntahan natin, Your Honor, they think na hindi makaya kasi parang in-underestimate lang yung pagkapulis ko because number one, lateral entry ako. So, ganun ang mga nangyari, Your Honor, Mr. Chair, sa kunting information na ibigay ko sa inyo ngayon. But to tell you to end, ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng rubber hold up, extortion. Biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang na nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor, a list sa PR address list na sinali ako sa kay Espinosa as level 3 high value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. So, doon na naman sa Usamis. Nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gamboa na sinabihan ako doon na, Juby, involved ka pala sa Malaysian drug trafficking. Wala ako magawa, Your Honor, Mr. Chair, just only to pagdasal lang, Lord, ikaw talaga kakampi ko, ang police ngayon. Sino pa ang paniwalaan ko? That time, Your Honor, Mr. Chair, may pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, Sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi, sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis. Sana wala na lang para hindi niyo ako isali ng ganun naman lang na tinawag, Your Honor, Mr. Chair, na games of the general. So, continuous because I am obedient to my senior officer, inasahin na naman ako ng Iloilo. Masahin tayo ng Iloilo, but before, Your Honor, Mr. Chair, may huli tayo accomplishment natin sa Usamis 168 na arresting mga arrested person. They are all convicted. And siyam lang ang namatay for 2 years na mga poser. Siyam lang ang namatay. Sa drug operation, illegal drug operation ang masasabi ko, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ako ma-assign sa Bacolod, from Iloilo, going to Bacolod, going to part of a Negros Oriental, na mag-report ako na malapit na makuha natin, Your Honor, Mr. Chair, kung saan talaga ang drugs, going to Negros Oriental. Pinaipa-stop ako ng trabaho kasi mag-report si Espinido sa krami kay kasali sa 357 drug watch list na naman. Nagpunta ako sa Camp Krami, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko alam kung yun pala ang pakay ng pagpunta ko doon. Pinapapasok lang ako sa covered court. Nakikita ko sa steeds ang list, yung naka-font na 357 watch list ang present. Ako pa ang pinapauna na mag-drug test. Ako pa ang pinapauna na mag-lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kami namin, kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So, ang daming tanong because alam na mga officer na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung stasyon ko na makita, mapapasok mo yung Ten Commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat post ng poste ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give, emphasizing the police officer and even the constituents, na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Mr. Chair, Your Honor,
yung mga po sir at saka you sir, they are all victims. Bigyan ko sila ng second chance. Kaya lahat ng mga istasyon na assign ako, I call the attention of the executive, the mayors, the siblings, and the other relatives. Nakausapin ko sila to give them a second chance. So yun ang mga ginawa ko. And it is recorded, Your Honor, Mr. Chair. So thank you for the time, Your Honor, Mr. Chair. And before siguro mag-in ako, sabi ko pa nga, I would like to distribute my sworn statement to make you have a perusal and reference. Sige, Comsec, please help them. Although copies of the affidavit have already been distributed earlier, and I'm sure the members have read the affidavits or the affidavit. So we will now proceed with the interpellation. Thank you, Colonel Espinido. Salamat. First to interpellate is Congressman Joel Chua. Is Congressman Chua present? Thank you, Mr. Chair. You are recognized, Congressman Chua. Wait, may I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Jovi Espinido, meron po ditong affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido, at ito po ay notoryado, at may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma, ay pirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Maraming salamat. At ang kada pahina po nito ay may pirma po na initial sa baba po. Page sa page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, okay. Your Honors. Thank you. Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon? At saan po kayo ngayon naka-detail? For me, now presently, Your Honor, Mr. Chair, at the Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin, kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, ano po ang alam po ba ninyong dahilan ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair, but as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating chief of police ng Albuera, Leyte. So bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang chief of police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally?
Hindi prior pa, to the call? Hindi pa, Your Honor. So ito po yung kauna-unahan? Yes, okay. Your Honor. So normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direct ang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So ito po ba yung normal procedure? Hindi normal, Your Honor. Hindi normal yung yes. pagtawag po sa inyo ng diretso. Yes, ni Chief PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honor, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel na ikaw na-assign na doon, so mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano ninyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono eh si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell that, here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honor, because masayahan ka, ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, okay. Yes, Your Honor. So, nung kayo po yung nagkausap ni din Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo, ha? Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So your honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, so, Your Honor. So sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Ka. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate? Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Honor. Na disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign, kasi nung dumating ako 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So ang sabi ng mga pulis ng commission officer, yung mga sarhinto, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hippie na talagang madadali si Kerwin, kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay PNP de la Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs, because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin ng mga right hand talaga ni Kerwin
Espinosa, I have here, Your Honor, Mrs. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at sa kapagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Honor. Ang binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger, and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger, at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio, Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then dito rin po sa isang sa number 12 page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Your Honor. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay Chief PNP De La Rosa, Your so, Honor. So, yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po kayo nagre-report. Normal po bang isang, at that time sabi ninyo major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi okay. Normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP ba to? Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua.